Narito ang classic na putahing inihahanda tuwing Kwaresma. Isa rin to sa inain namin tuwing Holy Week kasi wala nga siyang karne. Isa na rin to sa mga nakaugalian nating ihain kasi nga napakasustansya ng mga sangkap nito. Pangunahing sangkap nito ang itlog ng pugo na mayaman sa iron kontra anemia at hipon na rich in protein. Umpisa na ang lutuan! At ngayon, kasama natin si Chef Don at tuturuan niya tayo kung paano gawin ng isa sa mga palaging kinakain dito sa Pampanga tuwing Holy Week, ang sipo eggs. Hi, Chef! Sa kawali, naglagay ng kaunting mantika at butter. Igigisa natin yung sibuyas at bawang muna. Ang sipo eggs, ano to? Creamy. Nakatikim na ako nito before, pero hindi dito sa Pampanga. Pero creamy siya na malinamnam. Isinunod ang hipon. Hintayin lang natin itong maging orange. Pero di kasi pwede ma-overcook yung hipon. Magiging rubbery. Di na magandang, di na masarap kainin. Pagkaludo ng hipon, isinantabi muna ito. Next natin, yung carrots. Okay. Una carrots kasi matagal maluto yeah. Ang carrots. Isinunod din ng green peas. Saka inilagay ang cream na pampalinamnam sa ating putahe. Sabi nila kasi ang mga taga-Pampanga, masasarap magluto. Kaya totoo po yun. Hindi ka taga-Pampanga kapag di ka masarap magluto. Mm. Kaya po nabansagan pong culinary capital po ng Pilipinas yung Pampanga. Kasi yung Kapampangan po, pag nagluluto, hindi po yan mapapanatag hanggat hindi kumpleto yung sangkap. Dahil gusto po nila, lahat po na makakatikip na luto nila ay the best ang result. Para hindi manikit sa kawali ang niluluto, naglagay ng kaunting mantika. Saka isinunod ang binusang sweet corn. Tapos ang kulay niya eh. Kapag nakita mo siya, parang ang sarap niyang kanina. Gaganaan ka kasi colorful siya. Inilagay na rin ang itlog ng pugo, saka muling ibinalik ang naigisang hipon. Naglagay ulit ng cream. At dahan-dahan itong hinalo para hindi masira ang quail eggs. Pambalanse sa cream ang singkamas na mayaman sa tubig. Perfect pang hydrate sa mainit na panahon. Binudbura ng salt and pepper at naglagay ng kaunting patis. Ang susunod nating gagawin, Kapampangang kakanin na sikat tuwing Semana Santa. Ang traditional na patulbad at ginilo. Iahain to sa Friday, pero bawal kainin to hanggat di umabot ng 3 PM. Kasi sinasabi nila hindi pa patay ang Diyos nun. Pinaniniwalaang sa pamamagitan ng pagkain nito, mas naipapakita raw ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Para gawin ito, ang giniling na malagkit, hinaluan ng kaunting tubig tsaka iminasa. Tansya-tansyahin lang po natin yung tubig. Tsaka parang madali lang siyang gawin kasi yan lang yung ingredients niya, di ba? Opo, pero talagang nakakabusog na po. Oh, kasi kanin eh. Mabigat sa tiyan, pero matamiso, pwedeng dessert, di ba? Alalaman niyo po kung pwede na yung texture na ito kapag pinrest niyo po pero hindi na sumasama sa... Okay. Hinayaang makahinga ang mixture sa loob ng 10 to 15 minutes. Saka ito inihulma, depende sa gusto niyong laki. Tapos kapag habang ginagawa niya yan, dapat nagpapaboil na kayo ng water, tama? Yes po. Dahil pag nag-dry po ito, mas mahirapan po tayo magluto. Ang naihulmang rice patties, isa-isang inilagay sa kumukulong tubig. Tapos ang palitaw, kaya siya tinawag na palitaw. Kasi di ba ngayon, ang alam ko ah, sinabi sa akin noon, ang palitaw, di ba, nasa baba siya ngayon. Kapag luto na siya, lilitaw siya sa taas. Yes, tama po yun. Kasi mag-float siya, ibig sabihin nun, luto na siya. Tama? Tama po. At yun din ang patulbad. Ang patulbad. Pagkalutang ng mga rice patty, inihango ang mga ito at pinagulong sa ikinayod na niyok. Nilagyan ng brown sugar at toasted sesame seeds. Ayan na, that's it, pansit? Yes. Ayan, ito na ang ating patulbad. Ang partner naman itong ginilo ang ating gagawin. Ito po yung coconut milk. Dagdag lang po tayong water. Naglagay din ng gulaman. Pwede po kayong gumamit ng mismong pandan po na dahon. I-blender po tapos saka po pigain or tulad po nito, gamit na lang po tayo ng essence. Okay. Inihalo na rin ng roasted pinipig. Ito po hindi po niya kailangan ng sobrang tamis. Pero lalagyan natin siyang konting sugar para magbalance lang yung coconut milk. Okay. Yung flavor. Sa kaunting paghahalo lang, meron na tayong inumin na panlaban sa init.
Luto na ang ating Holy Week menu! Kain na mga bes! Ayan na! Ito na ang ating sipo eggs. Thank you, chef. See, ang colorful niya. Nakakaengganyo siyang kainin. Very creamy. Crunchy pa din yung gulay. Ang sarap ng butter. I love butter. Very buttery. Parang hindi kasi complicated yung lasa niya. Pero masarap. Pop! Siyempre, hindi magpapakabog ang combo ng patulbad at ginilo. Yon. Lasang palitaw. Pero parang mas ano yung tagdag na lasa ng toasted na sesame seeds. Parang nakaka-level up yung pagka-burnt, yung toasty ng lasa. Parang medyo matabang nga siya. Very refreshing and milky. Uy, pero sumarap. Ang galing! So, kailangan nga talaga magkasama sila. Kasi yung aftertaste nito na medyo matabang, ile-level up niya yung lasa ng palitaw. Sarap! Isa pang bumibida sa Pampanga tuwing Semana Santa, ang putaheng zarzuela ning malat o dula ng dagat. Taong 1920 nang maimbento ng ina ng food historian na si Atching Lilian ang reseping ito. Hango ang pangalan ng seafood dish mula sa tula ng kanyang lolo. Pinangalanan niya sa isang ginawa niyang poem na Mateya ang tao. Ang gusto sabihin, mamamatay lang ang tao. Nakuha doon sa isang phrase ang buhay ng tao dito sa mundo parang bubbles lang ng dagat. Kasi ang gusto sabihin ng malat sa Kapampangan, dagat. Ang putaheng ito, kadalasan daw inihahain pagkatapos ng prosesyon bago ang Biyernes Santo. Tulad ng ibang Holy Week dishes, wala ring inihahalong karne rito. It's an honor the ever-famous Atching Lilian para ituro sa atin kung paano gawin ang zarzuela ning malat. Bibida na mga sangkap fresh from the dagat. Sa pagluluto nito, iginisa ang bawang, sibuyas, at isinunod ang curry powder. Ayan. Papaalis lang naman ng yan eh. Lansa. Oo. Naglagay din ang gata na mayaman sa lauric acid, panlaban sa bakterya sa katawan. Talagang ano, old fashioned, pati yung ano, yung kawali, di ba po? Oo, tawag namin dito, talyasi. Pag kumukulo na, lalagay na natin yung mga seafoods natin. Inilagay ang tilapia. Dito sa amin, dito sa Mexico, parang mahal ang labas nito kasi wala kaming tubig, dagat. Pero dun sa place kung saan talaga nag-originate ito, sa Sasuan. Sasuan, Pampanga, yun ang hometown ng aking grandfather. Marami ito sa gana. Inilagay na rin ang hipon, kaunting tubig, at pampalasang asin. Saka ito tinakpan. Pagkatapos nun, nung unang panahon, magpipray muna sila ng three Father Nuestro, which is Our Father, tatlong Ave Maria, Hail Mary, and Gloria, tapos titingnan na nila. Tapos okay na. Ngayon, may timer na tayo yung oras, how many minutes, ganun-ganun. No? Pero nung unang panahon, timer nila. Ayan na! Jorun! Para seafood overload ang drama, idinagdag na rin ang alimango at tahong. Present din ang siling haba para sa kaunting sipa ng anghang. After 20 minutes, eto luto na ang zarzuela ning malat. Pwede na natin tikman. Yay! Okay, salamat Atching! Sigurado ma-energize ka sa siksik at nag-uumapaw na seafood sarap, hatid ng zarzuela ning malat. On to our next Holy Week dish, ang nakakata-cute na paksing demonyo. Ang paksing demonyo ay sineserve nila pag Holy Week sapagkat puro gulay lang ito, wala siyang karne. At saka may konting sakripisyo na siyempre nag-abstain kapag Holy Week eh. Ayon sa kwento, may isang demonyo na kung ano-ano ang ginagawa para guluhin ang pagluluto ng isang nanay. Gusto raw niya kasing pag-awayin ang pamilya nito. Pero ang siste, hindi ito nagtagumpay sa kanyang misyon dahil mas sumarap pa ang putahe. Kaya sa kalaunay, tinawag na itong paksing demonyo. Para lutuin ang putahe, narito na ang mga magic sangkap. Naglagay ng tubig sa kawali, saka hinaluan ng sukang pula o yung sukang gawa sa tubo o sugar cane. Tapos asin. Asin. Tapos sugar. Lagay mo na lahat yan. Lahat. One. Kasi kami kapampanay, ilig sa matamis. Inilagay
Nilagay na rin ang mga tangkay ng kangkong, luya, bawang at sibuyas. Pagkatapos nito, yung susunod yung ampalaya. Ampalaya. Ah, sige, okay. Pwede na yan. Lagay-lagay lang lahat. Huling inilagay ang talong na mayaman sa antioxidants at contra-cancer. Ayan, ngayong darating na Holy Week, pwede nyo rin itong gawin dahil very nutritious. Tsaka madali. Diba? At very easy ito. Oo, very easy to cook. Iintayin nyo lang maluto ang mga gulay. As easy as that, luto na ang ating paksing demonyo. Okay, ayan na siya. Ito na ang paksing demonyo. Acheng, thank you po. Maraming salamat po. Sa uulitin. Salamat din sa iyo. Pagdalaw, sana natutunan mo kahit papano. Opo, thank you po. Thank you. Ang una nating titikman ang zarzuela ning malat. Mmm, sarap. Creamy. Hindi maalat, hindi matamis. Mas ang maganda dito, hindi na overpower nung sabaw yung seafood. Parang nagtutulungan lang silang dalawang pasarapin ng isa't isa. Ang susunod kong titikman, paksing demonyo man kung tawagin, feeling na sa heaven ka naman sa nag-aagaw nitong tamis asim. Patunay lang na laging nagtatagumpay ang kabutihan sa evil forces. Very crunchy pa yung ampalaya. Tapos, yung lasa niya, akala ko kasi di ba para siyang paksiw talaga na maasim na lasang suka, yung mapapamukasim ka ganyan. Pero ito hindi. Maasim siya, pero malalasahan mo rin yung tamis. Walang meat. Very nutritious. Kahit hindi Holy Week, kailangan yung serve to sa mga bagets. Kaya kung nais nyo na makabuluhang Holy Week larga plus food trip na swak ngayong Kwaresma, aba, larga na sa probinsya ng Pampanga!